Milyon-milyon sa iba't ibang panig ng mundo ang naglunsad ng mga aktibidad na naglalayong mapangalagaan ang kapaligiran sa taunang Earth Day nitong Abril 22, kabilang ang mga Filipino-Canadians sa Nova Scotia sa mga nakiisa sa mga panawagang pangalagaan ang planeta sa pamamagitan ng cleanup drive sa kanilang mga parke. Ayon sa Filipino Association of Nova Scotia, inumpisahan nila ang inisyatibo, may 10 taon na ang nakalilipas para sa mga kabataang Pinoy. Pero nagustuhan ng marami ang proyekto at sa taong ito, nag-imbita pa sila ng iba pang mga grupong Pinoy para sumali sa kampanya. It became popular and then, you know, the adults and kids joined us the following year. So, and then since then, we just invite all ages to join us in this worthwhile activity. Kasama sa mga nakiisa ang mga grupo mula sa mga lungsod ng Truro, Sackville, Yarmouth at Halifax, gayon din ang mga grupong tulad ng Couples for Christ, Taugama Fee, ang Novo Isihano Group at iba pa. This is the first time that we participated through the invitation of Ellen, which is we feel like a great collaborative approach in celebration of Earth Day and also mga Pilipino na magtutulungan and then giving back to the community. Binigyan ng pamahalaan ang mga grupo ng kailangan nilang supply para sa clean-up. Ayon sa Filipino Association of Truro, naging masaya naman ang mga nakibahaging pamilya at magkakaibigan habang nagbibigay din sila ng serbisyo sa komunidad. Ani Chris De Guzman, isang officer ng asosasyon, nakatutuwang makitang tumutulong ang mga bata sa kanilang mga magulang sa pagpupulot ng basurang nakakalat sa park. Yung tinanong namin, yung isang bata na, oh, why do you think are we cleaning this? Sabi ko, sinagot niya, it's for the Earth Day, so what about Earth Day? We should keep our earth clean and safe. Ang galing. So naintindihan ng bata. Samantala, sinabi naman ni Helen Burchell na gano'n na lang ang pasasalamat sa kanila ng mga nakakitang naglilinis sila. Pero higit pa rito anya ang kasiyahang dulot ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa paglaban sa climate change. You could see the bonding, yung bayanihan, yung mga tipong like that. Makikita mo talaga na nagkakaisa ang mga kababayan natin. Dagdag naman ni De Guzman, ang cleanup initiative ay isa ring paraan para masuklian ang kabutihan ng Canada na siya nilang bagong tahanan. Of course, we have to take care of our community. Ito na yung community natin eh. So kailangan alagaan natin ito. Dito na tayo mabubuhay, dito na tayo tatanda. Umaasa ang Filipino community leaders ng Nova Scotia na maipapatupad din sa Pilipinas ang mga kaparehang kampanya upang makatulong sa pagpreserba ng planeta para sa mga susunod pang henerasyon. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.